Good morning, good morning, good morning, good morning, world! All right. Guess where I am? I'm right now. I am in Candaba. Candaba, Pampanga, to visit a friend's house and at the same time one of his farms. And not only a friend, a mentor also in fish farming. Unfortunately, wala pa siya, pero eto ang place niya. Nandito na kasi kami. Tapos meron siyang ano dito, hatchery ng red tilapia. Ayan. Red tilapia. Lalaki. Ayan. I heard ang red tilapia mas mahal sa regular na tilapia. Ayan. Ayan. Ikutin natin yung farm niya. Ang daming aquarium. I heard ano siya, koi lover sila, koi, yung koi fish lover. So, dami mga gadgets dito na hindi ko alam. Pero lahat to gamit sa daming aquarium. Oh. Yan. Ay, eto na yung hatchery ng red tilapia. Wow! Hatchery ng red tilapia against the light ako. Pero Japanese koi naman to. Japanese koi. Paliwanag pa yung araw eh. Maaraw pa pala. Ayan, kung nakikita nyo yung mga red tilapia. Wow, nakakaengganyo naman dito. Kaka-relax. Sa ilalim, mga Japanese koi. Ayan, yan, yan. Ito ang binhi ng fingerlings ng red tilapia. Oh, from there, maliliit. Tapos, mula dun sa pinakauna, maliliit. Tapos, palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Doon, medyo, yun malalaki na talaga ron. Nice. Ito po yung kapatid ba? Ayan. Ay, ito, malalaki na to. Wow! Nice. Ilalim yan, pag 2 kilo para. May malalaki sa ilalim? Oo, 2 kilo ang isa. Oh? Yes. Magkano ang kilo niyan sa market, pre? 350 euro. 300 to 350? 350 sa market doon sa Marangin. Ah, sa palengke na? So, 350 ang kilo ng red tilapia kumpara sa 100 sa regular tilapia. So, pero mas I think mas intensive ang pag-aalaga dito. Mas medyo maselan. Hindi. Hindi naman. Hindi niyan pala laki ba? Ibababa ko rin 'yan. Ay, ibababa rin sa fish pond to. So ngayon ito lang siguro, ito lang ano yung parang wala akong mapaglagyan dito ko muna. Lang. Dito muna, parang retaining tank mo. Holding tank no. Tapos ilalagay sa anong palaisdaan? Saan palaisdaan dadalhin? Doon sa kabila. Sa kabila. Doon yung palaisdaan niya ni Doc Jason. Okay. Nice. Wow.
Ang luwang pala ng solar nila, no? Maluwang. Nakita mo na? Apparently, all pumps and aerators, lahat ng mga patubig, all powered by the sun, solar system. Pati yung mga gamit nila sa buong bahay, solar system. Let's check that system. Tingnan natin, kumpara dun sa akin. Wow, ibang klase na to. Inverter. Laki ng inverter, ilang watts to? Ilang amperes to? Ilang watts to? Ano na yan, pare? Wale. Sa watts, nasa ano na yan? Nasa... Ito yung mga battery, ang lalaki pala. Oo, oh, yan nga. Grab. Yung mga battery ko, ano pa lang yun? Duwende. Di ba yung sinasabi mo, pare, natin po 14,000? So, each battery costs 48,000. One battery. Wow. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 8. Yan pa lang, 40,000 na, almost. Ay, 400,000 na, almost. Sa battery pa lang. Ito yung inverter. Solis. Solis, no? Itong Solis brand, mahal, no? Nasa 90 yan pa. 90,000 inverter pa lang? Wow. Grabe. Nice. Kaibigan ko si Paring Mike, siya ang nag-install ng lahat ng yan. Alright. Ayos. Grabe. Nagmotor kami like less than an hour ang drive from my place. It's worth it. Dinaanan namin yung maraming resort dito sa Candaba. It was like, last na pumunta ako rito, edad ko siguro, nasa 18, 19 years old. Like that. No. After, after college na yun, nung mag-graduate na ako, makapagtrabaho sa isang engineering firm na gumagawa ng, nagmamanufacture kami ng conveyor belts and rollers. Yung mga ibang natandaan ko, yung ibang pabrika na dinaanan namin, sinuplayan namin noon. At dinaanan namin dito yung mga resort ng mayor tsaka ng board member. Ang gaganda. Nakaka-inspire. Taas. Nakakit tayo sa taas. At ito ang rest house ni Paring Mike. Ayan. Presko, cool na cool. Sa taas kami, yan. Ayan yung panel ko para nandito. Saan? Yun! Yung anim na yan. Mayroon pa dito 20 sa taas para. Ah, may 20. So, 6 panels dito para sa solar system. At tapos, sa taas meron pa, 20 sa taas, kabilaan. Siyempre, kasama namin si Paring Alvin. All right. Kasama ko siya nagmotor papunta rito. Talagang sinadya naming puntahan ang place ni Doc Jason. Siyempre, kukumuha kami ng mga tips sa fish farming. So, hindi lang tilapia at hipon ang pinapalaki niya. Pati rin koi, Japanese koi and red tilapia. Interesting yung red tilapia, mas mahal pala ang market ng red tilapia. Almost triple. Okay. Hintayin lang natin si Doc Jason. All right. Pero naalala ko pala, si Doc Jason, very humble. Pwede ako mag-vlog ko lahat. Pero ayaw niyang magpakita sa camera because humble nga siya. Ayaw niyang, napakasimpleng tao. Nung ma-meet ko siya, hindi mo akalain na ganito. Siya, let's say, ka-big time. I'll use the word ka-big time or ka-successful. So, ilan yung mga palaisdaan niya, tapos ito. So, kaya nga ako,
kumukuha ko ng tips sa kanya. Kumukuha kami ng tips sa kanya. So, mabait na tao. Okay. Hanggang dito lang muna. Alright. Peace and love. I still love you. Woo.